Hello guys, sa episode na to, pag-usapan natin yung mga thoughts na aking narinig tungkol sa pagbibigay or generosity. Napagaganda yung mga readings ng Sunday Mass ngayong araw na to, particularly yung kay Elijah, then yung sa letter to the Hebrews, at saka yung letter ni St. Mark. Yung una, yung sa first reading, pinento doon ni Elijah ang panghihingi niya ng tinapay doon sa isang magulang na may anak. At ang sabi ng magulang, kakasya na lang yung kanyang flour at saka oil para sa gagawin niyang tinapay at saka para sa kanyang anak. Pero ang sabi ni Elijah, gawan niya muna siya ng cake or ng tinapay at ipinapangako ng Diyos na hindi mawawalan ng arena or oil ang kanyang lagayan sa loob ng isang taon. At nagkatotoo yun. Ang pabibigay na yun ng parent na yun kay Elijah ay sinuklian ng sobra-sobrang pagbibigay ng buong may kapal sa kanyang kabaitan at sa kanyang generosity. Doon naman sa second reading, sinasabi naman doon sa letter to the Hebrews, ang napaka timely na passage kung saan letter to the Hebrews chapter 9 verse 28 na pag bumalik na si Kristo, ang ibibigay naman niya sa mga tao ay ang salvation, lalong-lalo na for those who eagerly awaits. At yun ay isang pangako na totoo pa rin ng Diyos pagdating ng araw. At panghuli naman ay yung sa gospel. Si Jesus Christ ay kinausap ng mga skriba, mga Sadducees at saka yung mga tao doon sa simbahan. At nag-comment si Jesus Christ na itong mga skriba na to, puro pakitang tao lamang. At nakita niya doon ang mga mayayaman na nagbibigay ng kanilang mga sobra doon sa treasury. Habang may nakita siyang isang pulubi na nagbigay ng 2 sentimo at pinuri yun ni Jesus Christ at tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi na mas marami ang naibigay ng pulubi na yun kesa doon sa pinagsama-samang mga ibinigay ng mga mayayaman doon sa treasury ng simbahan. Ang generosity ay napaka-importante sapagkat the more we give, the more we are happy. At dapat ating tatandaan na ang pagbibigay ay hindi dapat ipinapakita sa ibang tao. It should be done in secret. Sabi nga ng nakasulat sa Biblia, you should not let your left hand know what your right hand is doing. Ang pagbibigay din ay dapat may kasamang smile at saka style. Hindi po pwede magbibigay tayo na para mawala na yung nanghihingi. O, bigyan na lang natin yan para at least wala na manghihingi. Dapat we should be cheerful givers because God loves a cheerful giver. At ang pangatlo naman ay ang pagbibigay ng may sakripisyo. Kapag magbigay tayo at it already pains, it means that we are really and truly giving. Dapat natin papakatandaan na yung mga tao na hindi masaya, yung mga selfish, miserable ang buhay nila. Tingnan natin yung mga tao na nagkakamal ng maraming pera, puro na lang pera ang kanilang iniisip, hindi sila makatulog ng maayos, hindi sila makatulog ng mahimbing, kasi iniisip nila na baka nakawin yung pera nila, or baka mawala lang yun ng basta-basta. At isa yun sa paraan kung bakit hindi sila masaya. So, dapat nating papakatandaan na ang generosity ay isang bagay na magiging kahintulad natin ang Diyos because God is generous, loving, kind, and merciful. So, papakatandaan natin palagi na sa buhay na to, mas maganda yung nagbibigay kaysa yung binibigyan. Kahit isipin natin na aabusuhin tayo ng mga binibigyan natin, dapat natin isipin na ang Diyos ay nasa mga tao na to na higit na mas nangangailangan. At kapag tayo ay nagbigay, pagpapalain tayo ng Diyos.
at bibigyan tayo ng kasiyahan na hindi mapapantayan or mabibili ng pera or kung ano paman dito sa mundo. Yun lamang po at magandang hapon.